Hello guys, hello guys, hello, 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 hello. Si Marlon ito ng AccessFX Trading. Magtuturo lang ng Forex from basic to advanced learning for free. Kung gusto naman itong klaseng content ng video, please do leave a like and subscribe sa channel ito at mag-follow sa Facebook page para naman magiging updated kayo sa mga i-upload naming mga videos. Pakiclick ng notification bell para alam nyo. Maraming salamat at ako yung umaasa na magiging bihasa kayo sa pagte-trade with AccessFX Trading. At punta na tayo sa video. Hello guys, si Marlon ito ng AccessFX Trading. Magtuturo ako ng Forex at mga ibang information sa Forex para mas maintindihan natin lalo ang pagte-trade natin. Okay? So ang topic natin ngayon is tungkol sa trading. So, ano ang mga pwedeng ma-trade sa market? Okay? So, itatalakayin natin ngayon yung mga available na market na pwede nating ma-trade. Okay? So, may tatlong klaseng market. Yung una is CFD. Meaning nito is ito yung mga stocks, yung Forex naman, at saka cryptocurrency. So, i-discuss natin yung tatlo para mas maintindihan natin. Okay? So, yung una, yung CFD. A contract for difference is a popular form of derivative trading. CFD trading enables you to speculate on a rising or falling price of a fast-moving global financial markets, such as shares, indices, commodities, currencies, and treasuries. So, anong meaning ito? So, ito yung mga stocks. Kunwari, sa atin sa Pilipinas, yung stocks is ang available sa atin na stocks is yung Philippine Stocks Exchange, which is yung mga SM Malls, yung Ayala, yung Robinsons, yung Jollibee, at iba pa. Sila yung may contract na pwede makapag-trade sa PSE, sa Philippine Stocks Exchange. So, yung stocks nila, yung company nila is available for trading. So, much more on sa CFD na to, much more on dito tayo bibili ng share sa company nila para mag-invest tayo sa company nila para kumita tayo. Okay? So, much more on sa mga CFDs is much more on magbabuy ka para bumili ka ng shares para pag umangat yung company nila. Syempre, pag umangat yung company nila, di aangat na at aangat. Saka yung shares mo, aangat pa ng aangat. So, mas kikita ka pa lalo. So, itong CFDs is much more on stocks to siya. Okay? Yung pangalawa naman is Forex. So, yung Forex, hindi ko na masyadong itataas yung pag-explain ko nito kasi gumawa na ako ng unang video tungkol sa Forex. So, forward na lang tayo sa susunod na topic, okay? Pangatlo, yung cryptocurrency. A cryptocurrency is a digital asset that is used as a medium exchange wherein individual digital token coin ownership records are stored in a digital ledge or computerized database using strong cryptography to secure financial transaction records entries, to control the creation of additional digital token coin records, and to verify the transfer of a token coin ownership. It is typically does not exist in a physical form, kagaya ng pera. It is typically not issued in a central authority. So, ano tong cryptocurrency? Okay, so may example nito is yung Bitcoin, yung Paya, yung Ethereum, at saka iba pa yung mga digital na mga pera. So, since nasa digital age na tayo, so, may mga taong gumawa ng mga cryptocurrency. So, meaning to say nito is, itong cryptocurrency, hindi to siya government-owned, di gaya ng sa Forex. Kasi yung Forex, kontrolado kasi siya ng government. Kagaya natin sa Pilipinas, ang pera natin is PHP or Philippine Peso. So, yung Philippine Peso is controlled by the government, while ang cryptocurrency, walang government na nag-hold sa kanila. Kaya itong cryptocurrency, ayaw na ayaw to ng Amerika kasi yung pera nila, which is USD, bumababa yung value ng pera nila dahil sa cryptocurrency. Okay? So again, itong cryptocurrency is digital na pera na hindi controlled ng government. Okay? So itong cryptocurrency ito is kahit sino pwede itong magmayari. Okay? So, ano mas maganda? Sa CFD naman kasi, itong stocks, maghahanap ka lang ng isang magandang kumpanya na profitable. Okay? Sa ngayon, madaming stocks ang bumababa kasi nga sa COVID, pandemic kasi ngayon. So, yung mga much more yung mga company is bumababa. Yun nga, nangyari nga, recently news na nga na lahat ng stocks bumaba kasi nga dito sa
Kasi nga dito sa crisis na hinaharap natin ngayon. So madaming kumpanya, yung stocks nila bumaba dahil doon. So okay. So ito yun, it's a panahon ngayon, it's a good opportunity na mag-buy kasi madaming stocks ang bumaba. Maghanap ka lang ng magandang kumpanya na profitable para bumili ka ng shares. Okay? So yun yung nakagandahan sa CFD or sa stocks. Pangalawa naman is on Forex. So, hindi ko na ito masyadong itataas ang topic na to kasi nakagawa na ako ng separate video, yung unang video natin. So, hindi ko na masyadong i-elaborate itong topic na to. Cryptocurrency naman, nakaganda itong cryptocurrency kasi, as I said, hindi siya government-owned. So, kahit sino pwedeng magmay-ari. So, ang nakagandahan kasi nito, yung cryptocurrency is digital na ito siya na pera. So, yung cryptocurrencies, pwede mo siyang gamitin sa kahit anong bagay. For example, kung may kumpanya na tumatanggap ng Bitcoin. So, syempre, yung pera mo, yung Bitcoin, pwede mo niyang gamitin. Hindi na siya, hindi ka na maglalabas ng physical na pera. Kasi may digital ka na pera na pwede mo gamitin. It's either pagbili ng mga items or mga kung ano-ano man. At saka hindi ka na magpo-problema sa bank account. Kasi kung saan ka nakakapag-trade sa trip ka sa crypto, yun na yung digital bank mo. Okay? Personally, mas gusto ko yung Forex kasi yung Forex is mas liquid siya. Meaning to say is mas madami yung volume ng pera na lumalabas at saka pumapasok di kumpara sa stocks. Kasi yung stocks, much more on sa kumpanya ka kasi. So, makikichismis ka lang kung anong kumpanya yung maganda, yung magandang, maghahanap ka ng kumpanyang profitable na pwede kang kumita. So, yung cryptocurrency naman, is maghahanap ka, ang nakagandahan kasi ng cryptocurrency is digital nga yan siya, di ba? Pero hindi lahat ng kumpanya o hindi lahat ng pwedeng hindi lahat ng bilihin tumatanggap ng cryptocurrency. So hindi kagaya sa Forex, na yung Forex is lahat, okay? Overall sa buong mundo. Okay, so yung pagpasok ng pera at saka paglabas madali lang. Yung liquidity niya is masyadong mataas at madaling i-dispose. So, sa pagte-trade natin sa Forex, I would say mas mabilis siya kasi yung volatility ng market ng Forex is masyadong mataas di kumpara sa stocks at saka sa crypto. Okay, so personally, mas prefer ko yung Forex. Okay, at saka yung kagandahan sa Forex is business hours to siya. So, hanggang Monday to Friday lang siya open. So, Saturday, Sunday, off, wala ang Forex. So, makakapag-relax pa ako ng dalawang araw. Okay, so personally, mas gusto ko tong Forex kumpara sa CFD at saka sa crypto. Okay guys, hanggang dito lang muna tayo. Sana may natutunan kayo sa topic na to. And have a great day. Goodbye.